Hello, viewers! And welcome back to my channel. So today, meron tayong part 2 ng ating mukbang. And ang ating i-feature sa ating mukbang today ay ang food from Uncle Majid's. Ayan, kas ng energy. Ngayon, ang aming mga menu ay very Pinoy. So meron tayong sisig, pansit, tapos pusit, tapos yes, bangus, itlog na pula, talong, Shanghai, chicken inasal, okra, sarap. So, hinihil ako, wait lang. So, ngayon, magmumukbang tayo, sakto kami magla-lunch. Tapos, ang ating topic for today's mukbang ay ang aming experience sa aming first flight after 3 months. So, ito na yung aming new normal sa mga ginagawa namin ngayon dahil sa pandemic na ito. So, kung gusto nyo malaman yung aming experience and kung gusto nyo kaming makitang lumamon din sa vlog na to, then, just keep on watching! Si Uncle Majid, nabili namin to dito sa Jeddah. So, kung kayo taga-Jeddah and nakikrave kayo ng Filipino food, check mo si Uncle Majid. Ililink ko yung Facebook page niya on the description box down below. So, eto na yung feast. Nakakainin namin ngayon. May rice na siya, may drinks, and may mga sausawan. So, yan. Merong gantong sauce. Parang matamis na sauce. Tapos, meron yung suka na may toyo sauce. At saka, merong suka lang na sauce. Di ko alam kung kita niyo. Pero, yan. Tapos yun, may kanin, may ulam, and everything. So yan, start na tayo, no? Sige, kain na tayo, guys! Uy, nagkaya! Yan ang ating food. Ang hirap kasi, guys, kailangan kong i-elevate para makita niyo yung ulam namin. Ang sarap ng sisig! Oh my God! Sobrang wapo is kumain. Isusubulan kami, ha? Wait lang, sisig ka kami mamaya, tapos... kasi gutom na kami mga sis. Ito ay cravings po namin. Mga 1 month na craving. Sobrang tagal na namin itong ini-imagine. Ini-imagine. Pero diet po talaga kami. So cheat day lang namin yung mayon. Ay sarap po kasi ang food market. Kaya walang kakabulabol. Natagal itong kinrave, lalo na nito ni Mona. Kasi guys, favorite niya yung inihaw na squid. Ilang beses namin kinilit si Uncle Majid. Uncle Majid, meron ka na bang squid? Squid. Wala pa daw. Ngayon lang sila nagkaroon. Kaya murder na kami agad-agad. Ang sarap. Andito na naman po kami sa ating struggle na ano. Yeah. Ang hirap kumain. Habang umiibig ka po. Kaya na kain! Focus lang, focus. Ang sarap talaga. Ang sarap ng cheesy nga, in fairness. Ang sarap ng chicken. Ang sarap ng chicken. Masarap yung lumpia. So far, wala akong hindi masarap. Oo. Oh, oh. Ako naman kumakain ng okra. Ako, no, guys, daw nakain ng okra. Sorry. Ang sarap ng chicken in a southern girl. Sabi ng dati ko, masarap daw talaga. So, chumika naman tayo habang kumakain. Umpisahan natin, siguro parang step by step natin yung kwento. Anong na-feel nyo nung na-assign na ulit kayo ng flight after 3 months? First ay ako kasi, grabe, 3 months tayo. Tambay, ganyan. Na-miss mo? Na-miss kong lumipad. Tapos sabi ko nga, nouna, syempre, hindi ko nami-miss yung katoksikan, ganyan. Pero ngayon parang, okay lang na... Na-miss mo na? Oo. Okay lang na lumipad na maraming pasahero. Okay lang magtrabaho kasi... Wala, 3 months kasi kayong ano. Tagal, sobrang tagal. Ikaw, ano yung ano? Ako naman, mixed emotions ako. Excited na, kinakabahan. Kung kailangan talaga, kung ang vitamins mo ay isa lang, ngayon dapat mag-dobling inom ka ng vitamins. Double dose, triple dose. Kasi hindi mo masabi. Kasi, like for example, hindi naman visible yung virus. So, hindi mo alam kung nasan siya. Pwedeng nasa bag, pwedeng nasa shoes, pwedeng nasa kung saan man, di ba? So, nakakakaba siya talaga. Ako yung na-feel ko, ano, parang feeling ko first flight ko ulit, yung na-feel ko nung unang-unang lipad ko ever, ganun yung na-feel ko na parang sobrang ako na-excite, tapos kinakabahan ako, tapos parang natatakot ako, wala, baka hindi ko na alam, paano ang trabaho, ganyan-ganyan. Pero ano naman, very happy naman, masaya naman. Anong na-feel niya nung first time nyo na lang ulit sinuot yung uniform? Ako nainis ako kasi ang sikip na ng uniform ko, ba? Masigit na guys, medyo overweight ako ngayon. Kaya nagda-diet ako. Pero cheat day namin, kagaya ng sabi ni Brina, cheat day namin kayo. Nakaka-miss mo. Nasuot mo yung uniform actually. Saka parang, yun nga, katulad na sinabi mo, parang first flight mo talaga na parang magpa-plancha ka ulit ng uniform. Yes! Tignan mo yung cup, yung hat mo, kung okay, kung malinis. Tapos, isi-check mo yung mismong trolley mo, yung handbag mo, kung gusto na yung mga gamit mong nandun. Na yung nandun na gamit mo is yung sa pinakalas mo pang lipad. So, sobrang tagal na. Nandito pa pala to. Nandito pa pala siya. No, go. Ikaw anong na-film mo? Alam nyo guys, sa Karina, sobrang payat niya na.
diet pa siya ng diet. Ano na kumakain na ako. Sobrang payat niya. Guys, alam niyo, mag-insert ako ng, okay lang ba? Mag-insert ako ng picture mo dito dati. Go! Ayan, ipa-flash mo sa screen. Yan, yan yung itsura ni Brina dati. Guys, tignan niyo na siya kung gano'n sa kapayat ngayon. Natuwa kasi, natuwa ka. Ano, luwag yung pants ko. Yeah! Tapos yung mukha na lang ng hanger kasi nga yung jacket ko. So, malaki na talaga yung jacket ko ever since. Oo. Tapos yun nga, nagmukhang hanger nga ako kasi super luwag niya sa akin. Sana hindi panoorin ni Jasper tong vlog na to kasi labot-labot na naman ako sa kanya. Yeah. Mag more on ulang ka. Hindi, gusto ko din more on kanin. Ay, anong na-feel nyo nung may mga kalipad kayong kabatch or friends? Basta may kakilala kaming lahat sa flight na yun. Ako may kakilala ko sa flight na kabatch din namin. Tapos kaparehas din na to. Kapitbahay din namin sila, guys. Ang daming baon. Alam mo yung buhay na buhay ako sa baon niya. Hi, Highness! Guys, may vlog din yung kabatch namin na yun. So, ililink ko din yung vlog niya sa description box down below. Ayun. Masaya niya may kang kakilala sa flight. Actually, kahit sa ang flight, lalo na pag sa layovers, masaya pag meron kang kakilala. So, anong feeling nyo nung unang beses nyo nakapasok ulit ng aircraft? Masaya! Masaya. Kasi, alam mo, ma-feel mo na, thank God, kasi, ayun, may trabaho pa din kami. Mm-hmm. Ako, ang na-feel ko nun, alam nyo guys, kasi, nung bago pa lang ako, syempre, ang bagal ko pa sa lahat dahil pinakapako pa lahat. Kasi syempre, yung mga paulit-ulit na beses ko na siyang ginagawa, bumibilis na yung pre-flight check, medyo gamay mo na, saan mo titignan, saan mo gaganyan eh, ganyan-ganyan. Ngayon, ang bagal ko na naman. Mm. So, parang, hala, teka lang, saan na to ulit? Hala, wait lang, ganyan-ganyan. So, pero ba't ako parang pa-bibo ko? Bibo ka? Bibo siya lagi! Bibo kid. Bibo kid siya. Saka ano, kung baga every flight, syempre nag-review naman kami before yung flight. Pero ngayon, doble, triple yung pagbabasa ng manuals. Kasi syempre, ang tagal mong hindi lumipas. So, syempre, basa-basa din. Yung feeling pala, nang suot yung PPE. Yan. Ako ang saya-saya. Namin ko mag-iot na mga PPE eh. Ha, guys, hindi ko alam pinabanggit ko na sa vlog na to before. Si Brina ay registered medical technologist. So, RMT siya. So, yung mga PPE na yan, mga gamit na gamit niya yan dati. So, anong feeling mo na ano na sana ulit ngayon? Masaya, nakaka-miss para din akong yun na frontliner. Kahit tayo nga yung frontliner this guy. Pero yung dati, parang frontliner din ako sa hospital. So, parang na-miss mo. Na-miss ko din yung setting ganyan. Naalala ko rin yung medtech ko that ngayon na ganun din yung na-experience nila. Fully equipped sila ng PPE. Thank for everyone's safety. Oo. At saka saludo sa lahat ng frontliners. Hindi lang lahat ng nasa hospital, kundi lahat ng mga nasa army, lahat ng ano, lahat ng sumasabak ngayon para sa ikabubuti na itong pandemic na to. Kundo sa inyong lahat, like yung mga nagsiserve sa restaurant kahit 14 on lang, lahat ng hospitality ngayon. Hospitality ngayon. Industry. Lahat ng industry ang ngayon na Saludo sa inyong lahat. Hindi madaling ginagawa nyo, nakakatakot, nakakapraning, pero yun, we're praying for everyone's safety. So ikaw, anong feel mo nung unang beses mong nag-PPE? Ayun, parang hindi ako makapaniwala na aabot din pala tayo sa point na magsusuot na rin pala talaga tayo ng PPE. So, dun ko naramdaman na iba na pala talaga yung mundo. Kasi kung babalikan mo yung history ng airline industry, wala namang ganun eh. Tapos ngayon meron na. So, ibig sabihin nun talagang lupit na nito. Oo, lupit na nitong pandemic na to. Hindi siya yung normal na basta-basta, true. Na nangyayari. So, ibig sabihin nun talagang doble, triple ingat talaga tayo. Actually, yung pagsuot nun may kaakibat din siyang takot, to be honest. Kasi, siyempre, ala, para kanilang nilagyan ng armor kasi sasabak ka sa gera. Parang ganun yung datingan niya. Pero ano din siya, nakaka-fulfill din yung feeling. Sarap sa feeling. Na suot mo na yun kasi parang ano, parang ka nagiging way para maiuwi yung mga tao sa mga kanilang home countries. Like for example, dun sa flight ko, ano, ang dami dun na mga newborns. So, ang daming mga, siguro dun na sila sinilang. Tapos, pandemic ko na sila inabot. Tapos, yung feeling na makaka-uwi na sila. Tapos, kunyari, yung mga lolo-lola na makikita na nila yung apo nila, diba? Parang, ang fulfilling lang yung nangyari, nakakatuwa. Kamusta ang katawang lupa nyo nung nag-operate kayo ng more than 24 hours na flight? Lahat tayo ay nag-more than 24 hours. Naligo ako agad. Ayun, guys! Pagdating niya, naligo ka agad. Pero kailangan kasi hindi yung
kasi, kapag di ako naligo. Ako din, naligo ako agad. Sobrang, yun nga eh, kaso mapapasma daw. Mm-hmm. Sabi nila, pangit daw kasi mapapasma raw. Kasi nga, ang tagal natin. Sugod na ang katawan mo. Sabi ng mga senior namin, dapat daw, 3 to 4 hours pang naka-rest bago ka maligo. Eh ako, sa katakutan ko nga na, parang feeling ko ang dirty ko pagpasok ko dito. Ayoko naman na. Ayoko tumambay ng bahay na ang dumi ko. Same. Totoo yan. Hindi pa ako malinis tapos tambay na agad ako. Parang nakaka... Sana nga! Tsaka isipin mo rin yung mga kabahay mo. Parang protocol kasi yun dapat. Ikaw, Ramona. Ako naman. Isang katawang yung pamo. Actually, first ever flight ko pa US. So, nabinyagan siya, guys! Nabinyagan siya. At sa nagamit na rin yung US visa ko. May kakainin ko na yung sabi. Go. Tapos yun, syempre, dami ko nang naririnig sa iba, sa kanila, na ganito pa yung US, ganyan. So, parang ako, talagang pin-repair ko yung utak ko na ganito, ganyan. So, nung pagdating ko doon, sinwerte naman ako kasi first leg akong dumuti. So, yung body clock ko is okay kasi umaga ako dumuti. Mayos lang kasi yung tulog namin dito. Dating po kasi, hindi po normal ang tulog namin dito. Gumigisi kami mga 5 PM, 7 PM. Natutulog po kami minsan alas 12 na po ng tamahay. 10 AM to 12 noon ang tulog namin mga bae. Ngayon, maayos na siya. Naayos na namin tatlo ang aming mga healthy living body clock. Char! So, sinwerte ako dahil yung duty ko is yung pang normal na parang office hours, yung oras. So, pagbalik ko dito, wala akong naramdamang pagod. Wala naman, sakto naman. Pagalagala pa ako, pabalik-balik pa ako sa kung saan-saan. Yun lang, matagal naman tulog ko. Napansin ko after noon ay 10 hours akong nakatulog. Nakat yung video guys, pero may sasabihin kasi si Brina kasi nakalimutan niya sagutin yung tanong. So Brian, ano ang sagot mo sa tanong kanina? So sa kadahilanan niya na... Yes, ganun pa rin yung... Kinagabihan no, na-feel ko na nung nakahiga ako, sobrang nangimay na yung buong katawan. Tapos parang lalagyan niya na. Nanginig-ninig na ako. Tapos, yung buti na lang, nag-vitamin C, nag-potency na ako. Para sabi ko, hindi na ako lagnatin or magkasakit, ganyan. Kung ito parang kapagod-pagod sa ako, wala. Wala akong energy, hindi ko alam sa niyo. Yung pabalik-balik dito, palakad-lakad pa, nung matutulog na kami. Umabot pa kami ng 11 o'clock, kasabay pa nila akong gising. Besh, hindi ko alam saan siya kumuha ng energy talaga. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ako, second leg pa lang, after nung boarding, I feel ko talaga, hala, pagod na pagod. Grabe yung pagod, parang ang sakit bigla ng mga legs ko. Tapos yung paa ko na kahit hindi naman ako sobrang taas ng heels ng cabin shoes, ang sakit na din ng paa ko ganyan. Pagdating dito ganun, kahit pagod na pagod ka na, kailangan pa maglaba, kailangan pa mag-disinfect ng gamit. Totoo. Kailangan pa paarawin yung gamit mo para kasi safety na rin ang mga kasama mo sa bahay. Totoo. Guys, ang washing machine namin ay nasa fourth floor. Nasa first floor kami, so makiyat-akiyat pa talaga ng ganun kahit bangag na. Yung wasted na wasted ka na, tapos aakyat ka para maglalaba ka, tapos kukunin mo pa ulit sa taas, tapos ganyan, nakakapagod. Si Mona kasi guys, ay nakatira siya doon sa kabilang compound pa namin. So, nagpupunta lang siya dito pang overnight, ganyan. Nung nagpunta siya dito, tapos nag-overnight siya dito sa bahay namin. Alam niyo nung nagkikwento siya, tapos nakahiga na kami, parang medyo bangag na ako. Nung di na nagre-register sa akong lahat ng sinasabi niya, pagod na ako. Kaya nung siya yung nandito, tapos 11 o'clock nagising pa siya. Hindi ako alam saan kumuha ng energy. Pagod na pa. Grabe! Anong mga notes niyo sa sarili niyo sa next repatriation flight mo? Yeah. Next time ay mas magdadala ko ng madaming baon. Tapos saka condiments, kasi nakalimutan ko magdala ng condiments. Like yung ketchup. Ah! Yun lang naman. Tsaka yung lalagyan, yung ganito. Yan, very helpful yan. Explain mo bakit very helpful siya. Actually, yung ganito ko galing sa kanya. So, sinabi niya sa akin na ganito na lang yung gamitin para iinitin lang namin to. So mas okay kasi siyang initin sa oven. Tapos pagkatapos nun, tapon mo na agad, di ba? Clean to clean, dirty to dirty. So pag madumi na, tapon na agad. Para pag uwi mo sa bahay, less na yung mga madumi. Diligpitin mo. Which is yung madumi na lang is yung mga damit mo, yung sapatos mo, yun na lang. So wala nang masyadong iisipin. So sa next lipad ko, ay bibili na ako maraming ganito. Oo, very helpful siya kasi hindi ka pwede magsalang sa oven ng, like, for example, plastic na baunan. Kasi matutunaw yung plastic.
plastic. Mm-hmm. So, kailangan mga aluminum foil material. Yes. Yan. So, yes. Very helpful yan. Kasi para diretso salang ka na, tapos diretso init, diretso tapon, ganyan. Yun na lang, maging extra careful na lang. Okay, yung sumunod na lang dun sa mga preventive measures. Mm-hmm. Palagi, tapos mag-disinfect naman before and after flight. Para, para safe naman lahat. Hindi naman ako masyadong makain sa flight, so hindi ko kailangan na maraming bath. Guys, hindi siya makakain, grabe siya. Tumitikim-tikim. Siguro advice ko na lang sa sarili ko, yun nga, kasi guys, ang mga baon ko nun, kagaya din niya, pagkain din. Kaya siya, binigyan ko na ng ganito at sinabi ko, magbaon ka na ng real food. Kasi nung ako, ang mga dala ko ay muffin, kunyari cupcake, cookies, puro mga sweets, puro mga biskuit, walang ka-nutrition. So, nung nandun ako, parang ang kinikrib ko ay totoong pagkain, like gulay, kanin, ulam. Yun yung hinahanap-hanap ko, fruits, ganyan. Doon may fruits naman, may banana akong nakain sa ano. Pero yung totoong pagkain talaga. So yun, kaya sabi sa kanya, magbaon na siya. Kasi very important yun. Yan naman guys! Grabe, busog kami! Ubos ang plato. Hindi namin kayang ubusin lahat. Mga sis, ang dami na ito. Sulit na sulit to, Uncle Majid. Check nyo siya, yung Facebook page niya. Salamat Uncle Majid, napakasarap. And para sa akin, good for siguro hanggang mga 6 persons, no? Kasha. Yes. Siguro mga 4, yun, nakalagay naman the 4 to 6, pero ang dami, sobrang busog, tas may kanin, paras kung nabitin kayo sa kanin, madali naman mag-sign ng kanin, di ba? So, yun lang, ano sabi niyo sa food? Enjoy sobrang lang sarap, lahat walang tapon. Oo! Oh, tapon! Oh, baka naman akin magin! Ito ay Asian Basket 2, guys. Yes. So, itatry natin next time, Asian Basket 1, at saka meron din silang seafood basket. Ayan. So, yun lang mga salamat dreamers for watching this video, and kung meron pa kayong mga content na gusto nyong i-film ko in the future, please feel free to comment it down below. Tapos guys, kung hindi nyo napanood yung last vlog ng aking last vlog ay what's in my bag, so yun yung mga baon ko sa repatriation flight, so make sure to watch it. I will also link it on the description box down below. So guys, don't forget to follow them on their Instagram handles. I will insert it here. And yeah, that's it. Thank you so much for watching this vlog, and I will see you on my next video. Bye! Bye.